Magandang araw mga kanuhipi. Pag-uusapan muna natin ngayon kung ano ang ginagawa kong diskarte para makatipid ng gasol o LPG o yung tinatawag na liquefied petroleum gas. Papakita ko lang po sa inyo ang resibo bilang patunay na hindi ako bumibili ng gasol buwan-buwan. Ito yung unang resibo nasa February. Itong pangalawang resibo ay April. Itong pangatlong resibo ay nasa July. Ito po ay base lang po sa aking karanasan sa pagtitipid ng gasol. Umabot na kasi ng 1,200 data ang presyo ng LPG ngayon. Kaya kailangan ay gumagawa din tayo ng paraan para ito ay tumagal ng konti. Bali, masasayin po tayo ngayon ng kahit 3 cups lang para malaman natin kung ilang minuto bago maluto, gamit lang po ang mahinang apoy. Matagal ko na po ginagawa ito kahit sa pagluluto ng ulam, sa pag-init ng tubig, kahit anong lulutuin. Kaya nga pala, kung mapapansin yun, hindi puti yung bigas kasi sariling ani lang po ito. Hindi ito yung nabibili sa matindahan na puti-puti talaga. Kaya ang gagawin natin ay gasa natin ito ng tatlong beses para mawala naman yung mga tinatawag na ipa, mga dumi na makikita natin sa bigas. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung anong klase ng stove yung binili ko, sa tindahan, sa mall, bago ko ito bibilhin. Kasi may binabasihan ako, may tinitingnan ako sa burner na nakakatulong din sa pagtitipid ng gasol. So ito na po yung pangatlong hugas. Ang susunod natin ay sabawa na natin ng tatlong cups din. Kasi yung bigas natin ay 3 cups. 3 cups din yung tubig natin. Kung magsasayang naman ng pangmaramihan, iba rin yung ano ratio niya. May iba is 1:1.1 pini sa klase ng bigas. So, isasayang na natin ito para lalaman natin kung ilang minuto talaga maruto gamit ang pinakamahinang apoy. Ganito lang po kahina yung apoy, pero makikita nyo kulay blue talaga. Yung blue flame kasi yun ang pinakamahinit. Yung kulay blue na yan, yun yung pinakamahinit sila. Kung titingnan nyo, parang ang tagal maloto. Pero makikita natin ngayon. Titingnan natin yung oras, nasa 9:57. Ito yung burner na pinipili ko pag bumibili ako ng stove. Yung isa lang yung nakapalibot. Isa lang yung butas. Yung iba kasi na dalawa. Sa pangmalalian, maganda yung dalawang butas. Kaya lang itong topic natin ay sa pagtitipid ng LPG. Time check GS2MP. So sa loob ng 12 minutes ay kumukulo na siya. Gamit ang pinakamahinang apoy. Yun yung ano natin na gamitin natin yung pinakamahinang apoy. Kung gaano katagal magluto o magsasayang ng kanin. So hindi naman gaano masyadong katagal. Basta yung pinakamahinang apoy lang yung gagamitin natin. Okay lang naman yan ha. Kita nyo, kita nyo apoy pero nakakaluto din. Jeez, 18 na. So, umabot ng 7 to 8 minutes, luto na yung kanin natin. Tama. At
At hindi ko binubuksan yan kahit na kumukulo yan, hindi natin bubuksan. Nakaano na yung takip, nakasarado lang. Kaya ano, parang ano yan, parang rice cooker lang. Hindi yan tatapon kasi mahina lang yung apoy. Yun ang tikmik dyan. So yung cooking time natin ay nasa 20 minutes. So tip ko lang ay gagamit tayo ng burner na iisa lang yung butas na nakapaligid. Hindi yung dalawa. Yung ginagamit kong apoy ay yung pinakamahina. Kahit na kunti lang yung apoy, yung maliit lang yung apoy, blue flame naman. Yun yung tinatawag na yung pinakamainit sa LPG ay yung blue flame. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Mga bago pa lang po sa aking channel, pag-click na lang po ng subscribe button, pati na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads. Salamat kayo sa pagtanaw, mga kanoypi.